Hey guys! Welcome back to my channel. This is Madam Yeli, ang inyong tambay na ina. Pa-weird ng pa-weird yung entrada ko, no? Hindi ko kasi alam kung kailangan ba energetic or normal lang, ganon. Pero, for today's video, i-share ko lang sa inyo yung current vlog setup na ginawa ko for my mobile device. Specifically for iPhone 13. So, you can also use this setup on any mobile device. Pero kasi meron tayong item na binili na specific for MagSafe para ma-mount ko yung phone ko without using a phone clip. So, let's start, okay? I'm going to share with you then yung unboxing video. Pero yan, umpisahan natin. Aray ko. So, starting with the tripod. Okay, so kita ba? So ito yung tripod. So ito yung tripod na meron tayo ngayon. This is Ulanzi MT41. Actually, dapat yung MT44 yung o-orderin ko. Kaso, nagkamali ako ng checkout. And then, yung seller, hindi pa nila napapack yung item, pero hindi na daw pwede i-cancel. So, tinatry ko siya i-cancel using Shopee app, pero hindi siya makancel. So, yun lang yung isa sa mga ayaw ko sa Shopee. Hindi mo siya pwedeng i-cancel kahit preparing pa lang yung item. Unlike sa Lazada, pag nag-order ka, tapos hindi pa siya napack ng seller, pwede mo pa siyang i-cancel. So, dahil sa ang advice sa akin ng seller is i-reject ko na lang yung item and then para ma-return sa kanila at ma-refund ako, hindi ko na lang ginawa yun dahil it will take time para ma-ship to pabalik sa seller, although i-reject mo naman so sila nang bahala doon, pero still mag-aantay ka pa rin ng refund, kaya tinanggap ko na lang. So ang reason kung bakit hindi ito dapat yung bibilin ko kasi mas maikli itong tripod na to. So, kung makikita ninyo, yan na yung maximum length niya. Simba. Yan. Ito na yung maximum length ng tripod na to. Tapos, ma-open mo rin naman siya like that. Ang maganda lang dito is very compact ng item na to. So, kahit saan pwede mo siyang dalhin. Kaso, sa sobrang ikli niya, pag magbablog ka ng nakaganyan yung kamay mo, kailangan mong i-extend maigi yung hands mo, so yung arms mo, hands, kailangan mo i-extend yung arms mo ng ganyan, so medyo nakakangalay yon. Unlike pag mahaba talaga yung MT44, pwede yata siyang umabot up to 111 centimeters, which is about 3 point something feet. And ito, wala pa tong 2 feet. So, parang mga nasa 1.5 lang siya. Pero, ang maganda dito sa item na to is, aside from, meron na siyang built-in ball. Ayan, kung makikita mo, may ikot-ikot mo na siyang ganyan. Tapos, yung regular thread is for your camera. Ayan. At the same time, meron din siyang built-in na pang mobile device. So, hahatakin mo lang siyang ganyan. Ayan. Kung makikita ninyo, saan ba? Ayan. Kung makikita ninyo, meron na siyang phone holder na built-in. Tapos, meron na rin siyang hot shoe or cold shoe mount. So, ayan. Meron sa taas nung phone holder. So, kung naka-phone ka, pwede mo ilagay dito yung ilaw mo or yung microphone mo. Or dito yung phone at check off, ay, yung ilaw or yung microphone. Pero, pag ito, nakasara, so, let's say, camera yung gagamitin mo, siya, mawawala yung cold shoe dahil nakasnap dun sa ilalim yung, ano bang tawag dyan, yung parang kalang niya para sumarado siya. Tapos, ang maganda dito pag magmamount ka ng camera is mas madali siyang, hindi mo na kailangan ikut-ikutin yung camera kasi meron na siyang ganito. Ayan. And,
Ang matitira na lang sa'yo is yung isang cold shoe kung gagamitin mo siya sa camera. So, okay din naman siya kahit maikli siya. So, kung umorder man ako ng MT44, yung mas mahaba, much better sana yon kasi pagka mag-vlog ka outside, mas madali siyang hawakan kahit ganyan lang. Kahit ganyan mo lang siya hawakan, kita ba? Kahit ganyan lang yung kamay mo is hindi mo na kailangan extend ng bonggam-bongga kasi mahaba naman siya. So, ayun. Meron din siya ditong pang ano, horizon leveling ba tawag dito? Basta leveling tool para mas makita mo kung naka-level yung phone mo or hindi, or yung camera mo. So, ito mabibili sa Shopee. Ilalagay ko na lang din sa description or sa comment, sa pin comment yung link nitong item na to. So, yung second item, ipapakita ko na lang sa inyo yung video dyan. So, isa siyang parang pad na pwede mong idikit dun sa quarter screw ba tawag dito? Basta yung screw sa mga tripod. And then, pwede mo siyang idikit yung phone mo. Kung nakamag-safe yung phone mo, pwede mo na lang idikit yung phone mo without using the phone holder. So, mas madali siyang i-mount at i-unmount yung cellphone pag magbablog ka. So, ito guys, kunan ko lang din. Ito yung pinaka-case setup na ginawa ko para sa pagbablog gamit yung mga tools na binili ko. So, isa dun yung V-rig. So, instead na gamitin ko yung phone holder, ginamit ko yung parang mag-safe siya. So, para didikit ko na lang yung cellphone ko dun sa tripod. Ito siya, pakita ko na lang din. Ayan. So, instead na itong phone holder ang gamitin ko, pwede kong gamitin itong magnetic na ito. And the reason is, minsan chine-check ko kung ano, maganda ba yung pagkakakuha or maganda ba yung audio nung video. Kaya, mas prefer ko na pwede ko na lang siyang tanggal-tanggalin. And at the same time, sobrang tigas din kasi nung phone holder ng Olanzi. Ang hirap tanggalin ng cellphone, kaya much better na may ganito. Ngayon, since may free sticker naman yung V-Rig, binaba ko siya ng konti. So, kung makikita ninyo sa isa pang case ko na mag-safe, is nasa gitna yung bilog, and yung sticker na kasama is nasa bandang baba. And the reason behind that is, pag inalagay ko to dun sa tripod, ang nangyayari kasi is nakikita dito sa camera, medyo nakukuha niya yung mga screw or yung mga nakamount like yung microphone. And syempre, mangyayari is kakailanganin ko pa i-crop yung video pag ganun. Pero kung ganito ang setup, nasa baba ng konti yung MagSafe sticker, mas magkakaroon siya ng ano, space dito para dun sa mga nakamount sa tripod. And hindi niya makikita ng main camera. Tapos ito namang Olanzi na mirror natin dito. Ayan siya. So kung makikita ninyo, dito ko siya nilagay. Pero sa picture ng advertising ng Olanzi is sa iPhone 13, is nandito siya sa baba. Pero based on testing, hindi siya gitna masyado. Hindi siya accurate. So, halimbawa, pag tingin ako yung sarili ko ng paganyan, nakikita ko yung sarili ko, pero sa video, masyadong mababa, or nasa may bandang ganyan ko lang. Kaya, tinry ko dito sa area na to, and nag-work siya much better compared sa dito, sa part na to. So, kung ikaw ay naka-iPhone 13, I suggest na try nyo siya dito sa baba. Kasi mas accurate siya, whether naka-vertical video ka, or nakahiga or taking photos, mas effective siya dito. So, gumamit lang ako ng lumang case. Ito yung Smart Devil case. And, nagkagasgas na siya eh. Kaya, hindi ko na to ganang ginagamit. Pero, since hindi ko na siya ginagamit, dito ko na nilagay yung mga stick-on items. Although, this one is reusable daw. Pwede mo siyang tanggalin. Actually, tinry ko na siyang tanggalin. And, dinikit ko ulit. Ayan ang kapit niya ulit. Pero pwede nyo siyang tanggalin and balik sa case. Pero ayoko ma-worn out yung item. And at the same time, ayoko ng hassle ng pagtanggal at balik niyan. So much better na nakastick na siya sa isang case na pwede kong gamitin pag mag-vlog ako.
So yun lang. So pasensya niyo na yung mosquito killer kung naririnig niyo pumuputok-putok. Yun. So ito yung app. Ayan. Isa sa mga i-discuss ko din dito sa video na to. So in my previous video, nag-capture ako ng 4K 60 frames per second gamit yung ProTake camera app. So it's available on iPhone and Android devices. Pero kasi ang naging problema is yung capture ng video ko with 4K 60fps is medyo laggy dun sa ProTake app. Kaya ang ginawa ko, pinalitan ko yung app na gamit ko. So from ProTake to Filmic Pro. So yung Filmic Pro, mas maharlika siya compared dun sa ProTake. Kasi yung ProTake, sa first year mo is 600 something lang yung per year. Pero the following year, nasa 1,000 plus na siya. Ngayon, ang pinagkaiba lang ng dalawang app na yon is medyo lagi na yung ProTake. At the same time, walang support page. Hindi mo mahanapan ng kahit anong website, official website yung app na yon. So, in case na nasa gitna, kalagitnaan ka na ng subscription mo, tapos nagloko, wala kang habol. Kasi ano eh, sa app, sa iPhone kasi, I mean sa App Store, pagka may binili ka, tapos within 1 week pa lang yung purchase mo, at nagka-problema, you can still request for a refund. Unlike sa Android kasi, sa App Store, is hindi siya, depende pa kung pa-aprobahan ng Google yung refund request ninyo. So, hindi kayo basta-basta makakapag-request ng refund. And since based on experience, hindi lang naman siya dun sa video na yon nag-lag. Actually, nag-lag din siya. Ay, naggamit ako nung dual camera. Yung kung saan yung front-facing camera and yung back camera is supposed to be working and saving two files. Ngayon, nung tinest ko, gumana. Pero nung gumagawa na ako ng actual video na gagamitin ko for YouTube, hindi siya gumana. So, ang ending, nawala yung buong footage ng back camera. So, sayang yung effort. And kung lagi siyang ganun, hindi din magiging masaya. So, maganda lang sa ProTake, ay sa Filmic Pro. So, ito yung mas high-end lang ng konti na filming app sa iPhone. Actually, binili ko na to dati. Pero kasi, nagpalit sila ng model. So, from one-time purchase, they made it to subscription-based. So, nung naka-iPhone, lumang-lumang iPhone pa ako, mga 5S or 6. Napili ko yung Filmic Pro. Pero nagulat ako nung nag-13 na wala na siya. Hindi na siya nabibili as one-time purchase. So, may subscription na siya. Ngayon, ang kinagandahan lang is bibilin mo yung yung Filmic Remote para ayan, magagamit mo siya. iPhone to iPhone nga lang dapat or Apple to Apple. Ang alam ko, hindi mo siya pwedeng gamitin as iPhone to Android. Unlike sa ProTake, pwede yun. Sorry. So, ang maganda lang sa kanya is kahit hindi ka mag-subscribe, magagamit mo yung camera and masisave siya dun sa mismong app. Although, hindi mo siya may export. May export mo lang siya pag nag-subscribe ka. And meron silang weekly subscription. So, kung ikaw is nag-start pa lang and wala naman din syempre gusto mo makatipid, diba? Kahit sa app purchases. Gusto nating makatipid. So, ang gagawin mo is mag-film ka na ng mag-film and then mag-export ka the next, after mo magawa yung lahat ng content mo for the week. And then, mag-subscribe ka for the weekly. And then, that's the time na magpipay ka ng 163 pesos for that week just to export all of the content na ginawa mo. So, ayun nga lang, may hiwalay na bayad yung Filmic Remote app. So, since naka-family naman kami ni husband, kasi phone ni husband to, one-time purchase lang din siya. $4.99 para dun sa remote. And magagamit ko na siya sa lahat ng up to 6 devices kasi kasama siya sa family sharing. Okay, so
kung yung anak ko may iPhone or kung anak mo may iPad, pwede mo rin gamitin yung iPad ng anak mo for Filmic Remote. Wala akong boses. So, ngayon ang gamit nating microphone is yung mono na lapel. Pero, bumili din ako ng mic. Actually, nagsisiyaw ka agad dito eh. Kasi meron na pala ngayong microphone na dual siya. Na meron ditong pick-up, meron din dito sa likod. Tapos, itatagal mo na lang siya. So, ngayon, papakita ko lang sa inyo yung unboxing nito. Ay, hindi, actually, separate video na lang. So, dito sa Boya MM1 Plus, may kasama na siyang cable. Yung TRRS, at saka TRS. So, yun yung for mic to smartphone, and then mic to camera. So, pagka pang camera, yung dalawang ring lang ang gagamitin mo. Ito, makikita ninyo dito sa ano na to, tatlong ring to. So, this is for smartphones. Ngayon, another item that you would need kung naka-iPhone ka is yung connector ng iPhone to 3.5mm. Nasa 700 plus yan sa The Loop. Ililink ko na lang din yung ano, The Loop ba yun o Beyond the Box? Basta sa mga Apple reseller kayo, authorized Apple reseller lang kayo bumili. Huwag na kayong bumili ng mga iba pang klase kasi baka mamaya bumaba yung quality ng microphone. Halimbawa, maganda nga yung mic mo pero yung adapter mo is ano, weakling, baka pumangit pa yung quality ng audio. Pero matagal na sa akin tong cable na to, kaya okay lang, di na ako bumili. Pero yun nga, kailangan mo siya kasi wala ng audio jack yung mga newer models ng iPhone. Pero kung naka Android ka, tapos may ano pa, may jack pa siya, meron namang label, oh, kung makikita mo dito. Ayan, nakalagay, smartphone. So, ayun. So, papakita ko lang sa inyo yung ano, tatlong item. Actually, hindi siya tatlo. 1, 2, 3, 4. Etong case na to, hindi ito bago. Sa lumang case ko na to, kasi nga dinikitan ko siya no mirror kit and yung sa birig. So, ayun. Lumang case na siya. Ayan, no, puro gasgas na dahil nalaglaglaglag yung cellphone ko. So, 1, 2, 3, 4. Ayan, may pictures din ako dyan kung ano itsura ng full setup. Ayan, para makita nyo na lang din. So far, okay naman siya. Ayan, natutuwa ako dito sa app na to. Nakikita ko yung sarili ko. So, kung meron kang, ano, kung gusto mo talaga ng solid na rig, pwede mong lagyan yung ano, meron di ba yung nabibili mga cold mount, tapos lalagyan mo ng phone holder. So, pwede mo ilagay yung phone mo on top and things like that. So, napaka-versatile ng mga gadgets na yung ano, panahon na to. Pero, meron akong pinaplanong bilhin. Inantay ko lang yung 3-3 sale ng Shopee para ma-order ko na siya. And it's an action camera. Papahulaan ko sana pero excited ako i-share. GoPro. Kasi pag nagbibideo ako sa iPhone 13, kahit sa anong namang device, is medyo shaky yung video. Parang umaalag-alag siya. Ang pangit nung ano, stabilization sa mga mobile phones. So, gusto ko lang magkaroon ng action cam para hindi ko na kailangan mag-gimbal. Tapos, makakalabas-labas ako. Yun yung mga trip-trip natin for this year. Yung makagalagala naman ba. So, ayan. Yung Boya microphone is i-review natin separately. Pero, ayan na itsura niya. Para konti mang, wala na naman akong outline. Sabi ko sa previous video kung mag-outline na ako. Pero, hindi ako nag-outline. Naisipan ko lang, madaling araw na, tapos hindi ka makatulog. Naisip mo na lang mag-video. So, ayan. May shock mount siya, meron siyang thread, tapos meron din siyang shoe, cold shoe.
So, yan, pwede mo siya ilagay sa cold shoe or sa tread. Ayun, yun lang, mga basics natin for today's video. Buti na lang nahanap ko yung isa kong tripod. Yan o, nilipat ko yung V-rig, kaya hindi ko siya maipakita right now. Pero meron akong footage na shinare, ilalagay sa mga edits ko. So, yun lang. All these items that I mentioned, lalagay natin sa description yung link para naman makakomission ako kahit pa 5 piso. Diba? Diba? 5 piso. Then, baba kasi ng mga commission sa mga ibang store. Pero, ang ililink ko talaga dyan sa description is yung mga mismong store na pinagbilan ko ng item. So, some of the stores kasi wala naman talaga silang pa-commission. Pero, yun lang. Click nyo na lang yung link doon. And, that's all. That's all for today's video. Yeah. So, thank you so much for watching. Please like, share, and subscribe. Paalam!